Hello guys, welcome back po sa Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon, magluluto tayo ng... Meron ako ditong guest cook. Ito si Brother Roger. Galing pa po siya ng Africa. Pero originally, taga... Bicol. Bicol siya. Bicol. Yeah, kaya siya magluluto ng Bicol Express natin. Ano yung mga kailangan natin, brother? So, bali, meron tayo dito ng belly. Meron tayo ditong gata. Meron tayong luya. Bawang. Sibuyas. Paminta. Asin. Mantika, at ang pinakamahalaga ay ang sili. Sili, yan. Okay. Guys, siling halapeño nyo yung gamit namin kasi wala kaming mabiling siling haba dito. Yung Filipino sili na nilalagay sa paksiw. Kaya yun na lang gagamitin natin, maanghang din naman yon. At gagamit tayo dito ng water. Okay? Start na tayo, brother. Okay, okay sige. Guys, mag-umpisa na tayo. Buksan na natin yung stove. Yan, painitin muna natin yung ating pot. Painitin mo natin yung ating pot. Saan ka nga ba dun sa, ano, sa Bicol? Sa Camarines Norte. Camarines Norte. So, ito yung pinaka-famous sa amin. Lalo na pagka may manghandaan. Okay. Kasi ang gusto ng mga Bicolano yung maanghang. Yeah, yung may gata na may maraming sili, no? Hmm. Ngayon, lagyan natin ating mantika. Okay, so okay. Mainit na ang ating mantika. So, lalagay muna natin yung bawang. Okay. Yan, napakasarap siguro niyan kasi uragon itong nagluluto natin eh. Sigurado yan. Yeah. Ilan taon ka ba nung matutong magluto? Simula bata pa kasi dati may karindiraya pa rin. Guys, nandito rin yung aking mahal na asawa. At magkikipagkwentuhan siya sa atin. Simula nung bata pa natuto na ako kasi dati may karindiraya kami. So, taga-hugas ako doon. Taga... Assistant ako ng lola ko sa pagluluto. So, okay na itong ating bawang. Dalo natin ang sibuyas. Sibuyas. So, bali, sasangkutsahin muna natin yung karne. Oh. Kasi yun ang pinaka-importante. Para at least kahit pa paano, yung karne, luto siya. Tapos makikita mo yung pamumula. Para... Meron mga ibang klase din ng pagluluto sa Camarinesor o kaya sa ibang parte ng Bicol na bali pinagsasama-sama na nila. Pero dun sa amin... parang minamarinate mo na nila. Oo. Pero yung sa'yo, ginigisa mo. O, ginigisa mo na nila. Nagluluto rin kami ng ginataang parang ganyan din pero... Siyempre, mas maganda kung taga-Bicol talaga yung magluluto, di ba? Authentic. Yeah, para authentic siya. Bukod sa Bicol Express, bro, ano pa ang mga favorite ng luto eh? Dinuguan, may gata, laing. Yan, masarap. Oh. Yun, laing, masarap din yun. Masarap, lalo na pagka maraming sili. Yan yun naman yung specialty ng mga Bicolano, lahat ng lutuin na may gata. May gata. Langka, ulay na puso. Wag lang patanggin yun ang kasabi. Ubos na natin lahat ng karne, no? Pork belly po yung gamit natin, guys. Maganda pagka pork belly. Yan, tapos palalabasin mo yung ano yan, yung sisika niya, no? Para lutong lutong talaga siya. Para lutong lutong talaga. Para pinipirito mo. Okay, so tatakpan muna natin ito. For okay. Mga ilang minuto? Siguro mga 5 minutes. 5 minutes lang, okay. Okay. Ito yung takip. Yan, babalikan namin kayo guys. Tatakpan muna natin siya at pakukuluan natin after 5 minutes, okay? Guys, hinalo lang natin siya sandali para hindi dumikit yung karne sa pot. Yan. Tapos tatakpan ulit. Tatakpan natin ulit. Kunti pa. Okay. Babalikan namin kayo pagka luto na yung ating okay. So, kung makikita natin, brown na yung karne niya. So, ang susunod natin... Nag-render na rin yung oil niya from the meat na. Oo. So, ang susunod natin dito is lalagyan natin ng luya. Hmm. So, bakit nilalagay yung luya? Kasi... Pagpatanggal na lang siya. Oo, para yung aroma ng luya, kumapit siya dun sa karne habang pinalalambot natin.
So yun yung pinaka purpose niya. Pero yung iba naman nilalagay nila sa huli na yung luya, pero sa amin mas gusto namin nilalagay yung luya sa simula kasi para yung aroma niya kakapit dun sa karne. Tapos lagyan natin ng konting water. Okay, para lumambot yung mga 1 cup yung dinuhos mo ano kasi tapos kasi hindi kailangan is yung purpose ng water para lang palambutin na yung belly natin. And then pagkatapos niyan, ilagay natin yung salt. Yan, 1 teaspoon salt lang naman yung nilagay natin. 1 teaspoon ng salt naman yung nilagay dito. Tapos palalambutin natin yung karne, then saka natin nilalagay yung ibang ingredients na. Okay? Tapan natin siya. Siya hanggang lumambot, hanggang kumulo at lumambot yung ating karne. Pork belly. Okay. Okay, eto na guys. Malambot na yata yung karne natin. Bali, dinagdagan pa natin ng 1 cup kanina na tubig, di ba? Para din kasi na, medyo nag-dry siya, kaya nilagyan niya ng... Bali, 2 cups na yung ano, tubig na nilagay natin. Kung mapapansin niyo, parang nagmamantika na siya. So, ipadry pa natin siya ng konti. Kanina mga 10 minutes siguro yun, no? Nung pinakuloan natin, no? Siguro mga 3 minutes to 3 to 5 minutes. Siguro mga 5 minutes pa para medyo patuyuin pa natin para lumabas pa yung mantika galing dun sa karne niya. Bago natin iguluto. Bago natin na ilalagay yung ibang ingredients. Okay. Tatakpan ulit natin. Nagbabalik kami after 5 minutes. Okay guys, ito buksan natin para makita natin kung lumambot na yung ating karne. Okay. So kung makikita nyo, wala na siyang sabaw. Yeah, at makikita nyo lumalabas na yung mantika niya. Ito maganda. So, sasangkot-chay natin siya ng konti para at least diba, yung maganda. Yeah, nakalimutan ko lang palang sabihin, pakicheck nyo yung description box at ililista ko lahat doon yung ingredients natin. Ang bango. Amoy na amoy yung luya dun sa karne. So, yun yung purpose ng luya, bakit nilalagay natin siya. Para at least kahit paano kumapit siya dun sa pinaka ano niya, pinaka karne niya. Mm-hmm. So guys, ang next natin ay ilalagay na ngayon natin yung kanyang gata. Okay. Yan, bubuhos natin lahat yung gata. Bubuhos natin yung gata. Yun. Yun. Yan, haluin lang natin. Haluin natin siya. Yan o, nakikita mo yung mantika ng karne, lumabas na rin o. Yan. Lagay na din natin black brown pepper. Paminta. Paminta. At yung sili. Doon nilalagay natin yung sili. Sili, lagay na natin. Yan. Oo, napakaanghang yata niyan ano. Ay, naku. Napakasarap. Kung kulang pa, dadagdagan pa natin mamaya. Kung makikita natin, matitikman natin siya. Masarap yan. Maraming kanin na ubusin mo dyan. Oo. Oh. Pagka ganyan. Tapos, siguro mga another 5 to 7 minutes. 5 to 7 minutes, pakukuluan ulit natin. Pakukuluan natin siya para magbimix yung gata dun sa mantika nung karne. Pagka pinapakula natin. Para ma-drain ng konti yung sabaw niya na. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay guys, tatakpan ulit natin for 5 to 7 minutes. Okay, so titingnan muna natin. Yan, kumukulo na siya. Okay. So guys, kung makikita nyo, ang isa sa nagpapasarap sa Bicol Express ay yung bagoong. Kanina, hindi namin naisama dahil gusto namin mag-isip kayo bakit yung Bicol Express walang bagoong. Pero ngayon, lalagay natin yung bagoong. Ito yung talaga magpapasarap sa kanya. Okay. Yan, nilagyan na natin siya ng bagoong. Pinakahuli pala yung bagoong, ano brother? Yan yung secret ingredients na tinatawag. Yan. Ang bango. Ito. Madaming kanin ng mauubos natin ito. Yan o. Kalong-kulo so, na siya. Oh. Pinapakulo natin siya para lalong lumabas yung pagmamantika ng karne saka ng gata. So, takpan ba natin siya ulit? So, takpan natin siya ng konting oras na lang ito, guys. Maluluto na ang ating Bicol Express. For
pa natin siya for another how many minutes? Siguro another 4 minutes. 4 minutes na lang. Okay. Okay. Ayan na, oh, lumalabas na yung mantika niya. Mm, no? Diba? Okay. Yan guys, after 4 minutes. 4 minutes, ito na siya. Okay, ito na siya. So, tikman muna natin. Okay, tikman muna natin para malaman natin kung tama na yung lasa niya. Dagdagan pa natin ng asin or ano. So, dagdagan lang natin siya ng konting asin. Konti. Mga pinch of salt na lang siguro. Ano? Yan, no? Lumalabas yung ano niya. Oh. Yung mantika niya. Oh. Yun, mga pinch of salt lang, guys. No. Yun. Diba? Sarap na. So, pagka ganyan, hinaan mo natin yun. Hinaan mo na yung foil. Kasi, pinagmamantika lang naman natin yung ano yun eh. Yun yung pinaka-purpose niya. Pinagmamantika natin ng konti yung ano. Yan o, lumalabas na yung ano yun. Hindi pa. Iko another 2 minutes ready to na siya. Pwede na natin siyang i-plate. I-plate. I-plate okay, na natin siya. Natin siya sa serving plate kung natapos na siya. No? Okay. Matikman na natin yan. Mm. Ayun na guys, oh, yan. Lumabas na talaga yung mantika sa karne, niyo. Saka sa gata. Oh, di ba? Oh. Yan ang nagpapasarap. Konti-konti na lang at pwede na natin siyang i-plate. I-plate na natin siya. Para matikman natin. Mmm, sarap po. Alright guys, ito na siya. Oh, luto na siya. Pwede na nating patayin yung stove. So, at ilagay na natin siya sa plate. So, kung makikita mo, lumabas na yung mantika. Yan, yan. Oh, tama-tama na yan. Oh. Lalagay na natin siya sa serving plate at titikman natin kung talagang masarap ba itong Bicol Express, ni Brother Roger from Camarines Norte. Okay. So, lagyan na natin siya sa plate. Ay, pumubos na natin siya. Wow, yun yung mantika, oh. Okay, guys. Ito na yung ating Bicol Express. Yan, tikman nyo. Napakasarap niyan. Lumabas na talaga yung mantika from the meat. At titikman natin siya kung talagang pasado ba sa panlasa natin ng luto ni Brother Roger from Bicol. Yan, oh. Diba? Guys, subukan nyo itong Bicol Express. Napakasarap nito at makakarami kayo ng kanin. At please don't forget to subscribe sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. At paki-watch din po yung other videos namin. Marami pong masasarap na recipe doon. Mag-ingat po tayong lahat, guys. God bless. Sa ulitin po. Salamat. Ito na po yung ating Bicol Express at susubukan ng aking mga brothers dito kung talagang napakasarap nito. Okay? Okay guys, ito titikman ng aking asawa yung ating Bicol Express kung talagang masarap siya. Pero palagay ko naman napakasarap niyan kasi sobrang anghang yan eh. Ayun, titikman natin ang Bicol Express. Ni Brother Siyempre, Roger. Lagyan natin. Tikman natin ang luto. Luto. Lutong taga Bicol. Kanin. Anong masasabi mo sa the best? Bicol Express natin? The best ba? Very authentic. Okay. I like it. Mm-hmm. Ayos. Ayos ang ano niya. Ayos lang ang anghang. Yung lasa niya, yung alat niya. Yeah, ang alat. Okay. Tsaka malinamnam siya. Malinamnam. Ayos na ayos. Okay. Maraming salamat po sa panonood, guys. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you. Ito po ang ating napakasarap na Bicol Express ni Brother Roger. Nice.